Libra, welcome to your November reading. Silipin natin, Libra, ano itong mga posibleng parating sa'yo itong kabuuan ng November. I'm Purple Teen. For those of you na bago rito, hindi pa po ay nakasubscribe, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na rin po yung ating Facebook, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng private message sa Purple Teen Facebook page. Kung gusto nyo mag-book or mag-inquire about personal readings, yung link at details hanapin nyo nakalagay sa description below. This is just a collective reading, Libra. So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. No, gawin lang gabay kasi walang guarantee yung mga ganitong readings na ito ay totoo or magkakatotoo. Bottom line, Libra, hawak mo pa rin yung kapalaran mo. No? Kung ano man yung mga decisions and actions mo. So before we start, Libra, handa mo yung pen and paper mo. Pwedeng i-rewind, i-pause kung masyado kayo nabibilisan. Ibibigay ko lucky numbers, lucky day. Libra, lucky day mo, Wednesday, lucky numbers mo, 11, 55, 10, 47, 51, and 13. Kunin muna natin yung overall energy mo, Libra, itong kabuuan ng November. Go deep. Explore your roots. Okay, Libra, go deep, explore your roots. Mukhang kailangan mo ng grounding, Libra, itong November, yung mga energies mo. No, pwedeng madaling matangay, pwedeng scattered, no, hindi firm, no. So, yan, kailangan ng realignment ng mga chakras or kung ano man. Pero yun na nga, kailangan mo ng grounding. Okay, so mag-focus ka, Libra, kung ano yung kailangan muna, yung priority, yung dapat munang bigyan ng focus ngayong November para hindi scattered, no? Kailangan kasi may specific na ano ka na grounding, ano yung yun na nga, kagaya nung binabanggit ko, ano muna yung priority, no? Para hindi kalat-kalat yung energy mo. So, kailangan mo ng presence of mind, be present in the moment, no? I-release mo muna yung mga ibang worries and focus kung ano yung importante. Yun yung overall energy mo, Libra, no? So, means, paano mag-ano, yung grounding, yun. So, yung mga iba nakakaalam ng mga meditation, yoga, no, hindi naman ako expert. Actually, hindi ko naman alam lahat-lahat tungkol dun. Pero yun nga, sabi nila minsan, kung lumalabas-labas ka to explore nature, yun, pwedeng yun yung kailangan mo para ma-ground mo yung energies mo, Libra. No, kailangan kasi ng ano, na may ano ka, yung connection sa nature yun. Sabi nila ganun daw, para ma-ground mo yung energies mo. So, Libra, merong situation din itong November na kailangan mo mag-stand up para dun sa iba na hindi nila kayang protektahan yung sarili nila or ipagtanggol, no? Tsaka, Libra, kailangan maging firm ka sa kung ano yung iniisip mo na tama at totoo, no? Okay. Pwede rin ang meaning nitong grounding, kailangan mo maging strong, no? So, what's next naman ngayong November para sa mga Libra? What's next ngayong November para sa mga Libra? Uy, may breakthrough, Libra. Oh. Pwedeng bagong discovery, pwedeng makakahanap ka ng panibagong diskarte, panibagong solution sa problema mo. Basta
merong ano, may merong ma-unlock, no? Ayan. Merong ma ano eh, tawag dito, merong kang blockage na matatanggal eh. Ayan, ito yung nafe-feel ko. Yun yung next na mangyayari para sa iyo, Libra, itong November, no? So, napakaganda niyan. Kasi kung breakthrough yan, ba, may problema ka, may blockages pagdating sa financial o dun sa career mo, sa, yung mga ganung bagay, matatanggal yung blockage. Yun nga, pwede nga magkakaroon ng discovery, ng solution, no? Or magkakaroon ka ng ibang option, hindi ko alam eh, pero basta magkakaroon ng breakthrough. O diba, yun yung next, ang ganda, Libra. Para na rin sinabi na na-solve mo yung problem mo. What needs to be done? Sige, what needs to be done itong November, Libra? Yung kailangan gawin. What needs to be done para sa mga Libra ngayong November? Time to let go, Libra. Pakawalan mo na yan kung ano man yung tinutukoy dito. Kung relationship yan, etc., etc., hindi ko alam kung ano yung nagre-resonate para sa'yo, Libra, no? Pakawalan na yung dapat pakawalan. Bitiwan mo na yan. No? Yan yung dapat daw gawin itong November. So, ano yung possible outcome doon sa situation or dito sa kabuuan ng November ni Libra? Possible na outcome. Take action with passion, Libra. Hindi yung action na walang kalatoy-latoy, no? Kailangan feel meaningful with feelings. Okay? Kailangan maging courageous, kailangan to act with passion. Yung nga sabi ko, yung may spirit yung paglaban mo, yung pagkilos mo, may gana, hindi yung mema lang, no? Yung parang ginagawa lang for the sake na ginagawa. Okay? Ito yung outcome. So, nakikita ko dito, is, ewan ko kung ano yung nag-fuel sa'yo, pero yun yung outcome mo na ikaw ay siguro magiging inspired, pumped, motivated, hindi ko alam, pero parang merong passion na nagda-drive sa iyo, Libra, para ma-accomplish mo yung dapat mong ma-accomplish this November. So, yun yung magandang outcome mo. Kumbaga, merong nag-fuel sa'yo eh. Kaya ganado kang gawin, no? Yan yung possible outcome. Pero tignan pa natin, Libra, ano pa yung mga maaaring paparating sa iyo. Surrounding energies. Merong table. Hard work ahead, Libra. O, pwedeng maraming trabaho. No? Pwedeng loaded, tad-tad. Pwedeng medyo mabigat yung trabaho, no? Importante kaya. May makakadeal ka, older man. Kung sino man ito. Dealings or relationship daw with an older man. Mas may edad sa'yo na male. Whether relative, romantic, o ewan, no? Romance, uy. Baka yung person mo, Libra, ano, medyo lamang sa'yo sa edad, no? May distansya yung edad ninyo. Pwedeng older sa iyo, okay? Pero meron binabanggit dito yung romance, Libra, itong November mo. At saka may celebration. Hindi ko alam kung magkakakonekta yan na something related sa romance mo yung ipagsiselebrate. Pero basta, merong romance, pwedeng romance pa parating sa inyo, romantic encounter, pwedeng may party and celebration, whether birthday party man yan o anong klaseng party. Ayun lang, Libra, pagdating sa kaperahan, ayan, may financial pinch. So, ano, kailangan lang siguro, ano, manage na yung mga gastusin para hindi lumala yung financial pinch na yan, no? So, pagdating naman sa love life mo, Libra, itong November,
Reflection. Being away from you has allowed me to gain clarity. Okay, so this December talks about pagkakaroon ng clarity tungkol dito sa relationship nyo nitong person na to. Pwedeng ano eh, magkakaroon ka ng time na makipag-isip-isip, i-analyze yung kung ano ba talaga yung nangyayari ngayon dito sa inyong dalawa nitong person na to. Ayan, magkakaroon ka ng time ng reflection tungkol sa connection ninyong dalawa. Whether positive man ito o negative, no? Basta meron kang mga maiisip or marirealize, no? Ang pwedeng kasunod niyan is ano yung next possible na decision or action, no? Depende kung ano yung reflection yung tumatakbo sa isip mo, ano ba yung na-realize mo dito sa connection ninyong dalawa. Okay? So, yung closing message and advice para sa inyo, Libra, ngayong kabuuan ng November. Uy, bring your ideas to life. Oh, yan yung sinasuggest sa iyo, Libra. Oh, bigyan ng kulay, bigyan ng buhay ang mga proyekto na yan, yung mga goal na nai-imagine mo. Etong mga ideas mo, kung may mga papasok man sa isip mo, Libra, i-ano mo yan, make it real, no? So, meron kang kakayahan, Libra, na itong mga nai-imagine mo, mga creative ideas mo na yan ay mabigyan ng buhay o gumalaw, no? Okay? Or ma-accomplish. Oh, yun naman ang importante dun. Kaya nga siguro ito yung ano mo, yung connected siya dun sa possible outcome mo eh, na magiging inspired ka, pumped, no? Ito yun. Gagawin mo with passion, ito yun. Connected siya dito. Decidido ka na itong mga ideas mo na ito ay mabibigyan mong katuparan or accomplishment. No, kumbaga magawa. Okay? So, ito yung mga nakuha ko, Libra, November. Reading mo. Thank you so much for being here. Don't forget to subscribe. Also, don't forget to like and share this reading kung nagustuhan mo. Take care and God bless.